Yo mga kamao, pound for pound, sports nga pala. Mabangis na pambato ni Pacquiao laban kay Tank Davis, Battle of Little Tyson. Jonas Sultan nasa ranking na bilang challenger ni Naoya The Monster Inoue. Pag-usapan natin yan mga kamao. Ngunit bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell icon at piliin ang all for more pound for pound sports. So yun nga mga kamao, kung natatandaan na ilang buwan na ang lumipas ay sinabi ng WBO Bantamweight Intercontinental Champion na si Jonas One Punch Sultan na gusto niyang makaharap ang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. At kung natatandaan pa ay nagpahayag ito matapos ang pagkapanalo sa ikapitong round via stoppage kay American fighter Sharon Carter na isa sa mga undercard ng Casimero vs. Wigandel na ginanap sa Dignity Health Sports Park in Carson City. Sinabi ni Sultan na kung patuloy daw na iiwasan ni Inoue ang 3 Division World Champion at kasalukuyang WBO Bantamweight World Champion na si Gianriel Cuadro Alas Casimero, ay available daw siya na makaharap ang Japanese Monster. Matagal na ngang target ni Casimero si Inoue at kung magkataon na matuloy ang paghaharap nila ni Dunayre na nasa listahan din ni Cuadro Alas upang pag-isahin lahat ng mga title belts na WBO, WBC, WBA at IBF upang maging isang undisputed world champion. Ngunit ayon kay Sultan ay hindi niya raw lalabanan si Cuadro Alas at itong kanyang sinabi. I can't fight him. He's now my stable mate at Senator Manny Pacquiao's MP Promotions. At tinanong din kung gusto din daw balabanan ang kasalukuyang WBC Bantamweight World Champion na si Nanito the Filipino Flash Dunayre, ay sinagot naman ito ni Sultan, he's my idol, nope. At ngayon ay napapabalita naman matapos nga nitong talunin ang knockout artist na si Carlos Caraballo via a unanimous decision, ay nakahanay na ito bilang isang challenger ni Inoue. Mula sa update na inilabas ng WBA, ay makikita na nasa pang-sampo si Sultan bilang challenger ni Inoue. At dahil kasama nga sa ranking ang ating pambato, ay may kalakihan din ang posibilidad na makatapat nito ang The Monster at daan para maging title eliminator si Sultan kung makalaban ito sa isang higher status na fighter. Ngunit depende pa rin ito sa promotion. Pero nagsalita na nga si Inoue na isang malaking laban ang minamataan ng The Monster sa darating na susunod na taon. Dahil ibig sabihin ay malamang isa o dalawa sa ating pambato na si Dunayre at Casimero ang maaaring makaharap nito dahil pangarap din ni Inoue ang maging isang undisputed world champion. Pero may agam-agam pa rin para sa planong iyan dahil gusto nang iakyat ni Arum si Inoue sa mataas na dibisyon dahil umano mas magiging kilala ito sa nasabing dibisyon at dahil na rin marahil nakita ni Arum na mahirap ang mga makakabangga ng manok nito dahil si Dunayre na marahil ang pinakamahirap na nakabangga ng The Monster ng Japan at nag-aabang din ang WBO Bantamweight Champion na si Casimero. Sa kabilang balita naman mga kamao, sa naudlot nga na laban sa darating sana na December 5 ng isa sa pambato ni Floyd Mayweather Jr. na si Tank Davis laban kay Rolly Romero dahil sa isang damakmak pala ang kinaharap na kaso nito sa mga kababaihan. Kung natatandaan ay ito rin ang clown na uminsulto kay Pacquiao na sinabing pangit daw ang estilo ni Pacquiao sa pakikipaglaban at pinuri pa ang estilo ni Mayweather at ang Mexican fighting style maging si Lomachenko at European boxing style. Hey man, I'm gonna tell you like this. I mean, we can say the same shit about fucking Pacquiao. Pacquiao fucking, to me, Pacquiao is the fucking ugliest guy in boxing. And look what the fuck he's accomplished. Look, in this fucking generation, if you don't try to box like Floyd, typical Mexican, a Russian like Lomachenko, or a European fighter, you're trash in this sport. Kaya dahil sa kinaharap na kaso nitong si Boy Muso, ay hinanapan na lang ni Floyd Mayweather si Tank Davis. At ito nga ay isa sa pambato ni Pacquiao na si Mexican boxing star Isaac Pitbull Cruz na very aggressive at malapitbull nga kung makipaglaban at may lakas sa parehong kamao. At dahil diyan ay lubos ang kinatuwa ng mga boxing fans dahil bukod sa fighting style ni Pitbull na tinagurian ding Little Tyson na gaya ni undefeated at knockout artist
na mahusay din ang estilo sa pakikipaglaban na hinasangan ni Floyd Mayweather Jr. ay makakaharap naman ito ang bata ni Pacquiao. Sa wakas ay magkakaroon na nga si Pitbull ng title fight at hindi lang basta laban dahil si 3 Division World Champion Tank Davis ay isa nga sa hari ng lightweight division. Si Isaac Cruz ay may boxing record na 22 wins, 15 KOs at isang talo, habang si Tank Davis naman ay may boxing record na 25 wins, 24 wins by KO at walang talo na parehong tinagurian ang mga Little Tysons. Nagpapasalamat naman si Tank Davis na si Cruz ang makakalaban nito dahil magiging maganda umano ang kanilang laban. Hindi katulad ni Boy Nguso Romero na puro daktak lang at kayabangan ang nalalaman. At wala daw itong basic fundamental sa boxing at ang meron lang daw umano ay ang lakas na kaya namang tanggapin ni Tank Davis. Kaya dahil dyan ay hindi deserving nitong si Romero ang labanan si Davis. Hanggang dito na lang mga kamao, comment down below your opinion. At bilang suporta sa ating munting channel ay huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell icon at piliin ang all. Hanggang sa muli at ito ang Pound for Pound!